1 FM. Dalawang minuto makalipas ang alas 6. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Lunes, July 10, 2023. At narito na ang mga balita ngayong umaga. Konsehal Elgin Damasco isusulong sa sesyon mamaya na alisin sa Puerto Princesa City Police Office ang dalawang pulis na isinasangkot sa kaso ni Vu Dang. Kamuning Public Market, simula na ang operasyon noong Huwebes. Governor Dennis Socrates naging panauhin sa pagtatapos ng Reservist Mobilization Exercise. Headlines. At sa police report, guro patay sa vehicular accident sa runway noong Sabado ng gabi. Headlines. Sa showbiz balita, Sabrina M. umamin na siya ang huling girlfriend ni Rico Yan bago ito pumanaw noong 2002 dito sa Palawan. Headlines. Sa balitang good vibes, picture ng tindero ng Siopao, most shared ngayon online. Headlines. Ang detalye ng mga balita, abangan sa aming pagbabalik. Sasamahan ka ng Phoenix. Gusto mo bang magkaroon ng Phoenix Loyalty Card at mag-uwi ng samot-saring appliances? Kuha na ng libreng Phoenix Loyalty Card. Ipakita lang inyong driver's license, 1 point kada litro at maximum of 3 transactions kada araw. May chance ka na na mag-uwi ng mga appliances kapag naredeem mo na ang points mo. Non-convertible ang points sa cash at pwede magbayad ng cash or through mobile wallet. Phoenix Gas Station, located at Puerto Princesa, San Jose, San Manuel, at Siksikan. Sa South, may Phoenix Brooks Point at Phoenix Patarasa. Sa Norte, Phoenix San Vicente at Phoenix El Nido. Premio kada litro para sa Palawenyo. Promo period starts May 12 to December 31, 2023. For DTI PWN-046 Series of 2023. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa Pagapulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Pars! Saya mo ah! Ibang dami mong bayarin? Pars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakaraming naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga! Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na.
Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Walong minuto makalipas ang alas 6 sa detalye ng ating balita, Konsehal Elgin Damasco isusulong sa sesyon mamaya na alisin sa Puerto Princesa City Police Office ang dalawang pulis na idinadawit sa kaso ni Vudang. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. May resolusyon na umanong ginawa si Consel Elgin Damasco na papurbahan na lamang sa kanilang sesyon mamaya na naglalaman ng paghiling sa regional office ng PNP Mimaropa para sa pansamantala ay alisin sa Puerto Princesa City Police Office ang dalawang pulis na sina Police Lieutenant Colonel Mark Allen Palacio at Police Staff Sergeant Miguel Cuartero na idadamit sa pagpatay sa negosyante na si Budang. Ay kay Consel Elgin Damasco hiniling sa kanya ng pamilya dang na habang isinasagawa ang investigasyon na sa kasong isinasangkot sila ay ilipat muna sa ibang lugar para hindi umano magamit ng mga o ng dalawang pulis ang kanilang influensya. Sabi pa ni Consel Damasco, hindi niya alam kung ilan sa mga kapakonsel ang susuporta sa kanyang resolusyon na ipapasa mamaya at tatangkayin ito na maapurbahan agad para maipadala sa PNP ni Maropa Region. Ang naman ang magiging desisyon na ay inaasahan ito na kakampihan o kakatigan siya ng mga kapwa-konsehal para sa isusulong na pagpapalipat sa dalawang pulis. Habang nagpapatuloy ang ginagawang pagtulong naman ni Konsehal Damasco sa pamilya ng Dang ay napakarami naman ng banta sa kanyang buhay na para sa konsehal bilang public servant ay bahagi na ito ng kanyang ginagaman ng trabaho at hindi umano siya magpapadala sa mga banta sa kanyang buhay at mas dapat pa na may pagpatuloy nito ang pagtulong sa mga itong uri ng kaso at inilalapit sa kanya. Inaasahan naman na sa mga susunod na araw ay may sasagawa na rin ng ilang pang mga hakbang na ginagawa nito sa pagpatuloy sa pagtulong sa pamilya para sa pagsasampa naman ng kaso na iahin laban sa dalawang pulis. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palaway niyo. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat Romy Luzares. Sa ibang balita pa, dinagsa ng mamimili ang Kamuning Public Market sa pagsisimula ng operasyon nito noong Huwebes. Pinangunahan ni Mayor Lucilo Bayron ang commissioning ng Kamuning Public Market isang buwan at isang linggo makalipas itong pasinayaan. Ang Kamuning Public Market ay nagkakahalaga ng mahigit 59 million pesos at may sukat na 2,000 square meters floor area at 72 square meters na mezzanine area na magsisilbing opisina ng Public Market Management. Mayroon itong 180 stalls at nahahati sa wet and dry section, karinderya, grain section, rentable units. Ang bawat stall sa meat at fish section ay mayroong sariling gripo at lababo. Malinis at maayos na daluyan ng tubig, maluwag at malalaki ang spasyo upang maalwan ang paglilibot ng mga mamimili. Ayon kay Public Market Supervisor Joseph Carpio, halos okupado na ang lahat ng stall sa palengke pero hindi pa lahat ay nakakapagtinda araw-araw. Siniguro nitong wala sa araw na ito mula sa nung pinasinayaan ito ay madadagdagan pa ang magtitinda dahilan
patuloy na dahil sa patuloy na dumadami at dumadayo ng mga mamimili sa Kamuning Public Market. Prioridad na makapagtinda sa palengke ang mga negosyante mula sa Barangay Kamuning, Inagawan at Inagawan Sub. Tuwing Biyernes at Sabado ang market day o bagsakan at maaring magdala dito ng kanilang mga produkto ang mga Karatig munisipyo. Ikinawatuwa ito ni Mayor Lucilo Bayron dahil may sarili ng palengke ang Barangay Kamuning. Suporta ito ng city government sa mga magsasaka at mangingisda sa lugar. Makikita kasi niya na lalong nagpupursige ang mga magsasaka na magtanim at mangingisda dahil may siguradong mapagdadalhan ng mga ito ng kanilang mga produkto. Ayon kay Mayor Bayron, mahalagang mabigyan ng pantay na oportunidad ang malalayong barangay upang makasabay sa pag-unlad ng mga nasa bayan. Maliban sa pamilihan, patuloy pa rin ang paglalagay ng development sa paligid ng Kamuning Public Market. Ipasisimento ang kalsada papasok dito at maging ang parking area upang mas maging komportable sa mga biyahero at mga dadalaw sa public market. Isang araw bago ang commissioning ay pinasanayaan din ang street lights sa Kamuning upang mapahabang oras ng pagtitinda at mapabilis ang ikot ng ekonomiya sa lugar. Ang Kamuning Public Market ay isa lamang sa limang public market na ipatatayo ng Mega Apuradong Administrasyon at kaunawang natapos at operational na ang Kamuning Public Market. Balita Uno with DYPR. Sa ibang balita pa, si Governor Dennis Socrates naging panauhin sa pagtatapos ng Reservist Mobilization Exercise. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzar. Balita Uno with DYPR. Sa kabila ng tungkol sa natatapos lang na pagsasanay ng mga reservists sa kanilang kakayahan sa mobilization exercise, ang dinaluhana ni Governor Dennis Socrates ay naging tema pa rin ng kanyang speech ang good government na ang focus ng pagpapatakbo ng good governance sa kanyang administrasyon. Sabi ni Governor Dennis Socrates, kahit anong okasyon siya na iimbita, ay ito ang palagian niyang tema, ang maipahayag ang matinong serbisyo ng pamahalaan na dapat makita ng mga tao. Nasa kanyang pamahala ay dapat maging tapat ang hanay ng kanyang mga pinamumunuan at habang siya ay gobernador at kung ilan taon siya sa pwesto ay gagawin niya ang pagpapatakbo ng matuwid na pamahalaan na patas na serbisyo o hindi kurapa na gobyerno. Hindi man umakma ang kanyang mensahe sa ginawa ng mga Armed Forces of the Philippines Reservists sa kanilang pagpapalakas ng kakayahan para sa paghanda sa kalamidad na nakakaharapin ng Palawan ay gusto ng gobernador na mailahada sa mga ito ang mabuting layunin ng kanyang pamamahala. Kaya sa lahat ng okasyon na mabibigyan siya ng pagkakataon na ay palagi niya na inilalahad ang mabuting pamumuno na gusto niyang maggawin at ang transparency sa kanyang administrasyon. Si Governor Dennis Socrates ay reservist din ng Philippine Air Force kung saan may rango siya na major na bagamat obligasyon niya rin sana na maging bahagi ng ginagawa ng mga reservista ay hindi na umano nito magagawa pa ang makasama sa magintong uri ng pagsasanay. Samantala si Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos naman na ang nagpakilala kay Governor Socrates bilang guest of honor at kasama ng gobernador ang naging mutya ng Palawan at Miss Universe sa closing ceremony ng mobilization exercise kahapon ng hapon na ayon kay Vice Admiral Alberto Carlos may magandang kulay ang programa ng kanilang pagtatapos ng exercise dahil sa magandang mutya na nakasama nila kung saan naging bahagi din ng community service reservist sa Sitio San Carlos, Barangay Bacoa na ang Miss Palawan Universe kung saan bahagi ng mobilization exercise nito ang pagpapakilos at ang iba pang servisyo sa mga mamayan na napili nilang pagkaalubana ng servisyo sa kanilang halos dalawang araw na mobilization exercise. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palaway niyo. Balita Uno with DYPR.
Maraming salamat, Romy Luzares. Nagsagawa ng monitoring at evaluation ang local level plan implementation ng nutrition program sa bayan ng San Vicente, ang Regional Nutrition Evaluation Team mula sa National Nutrition Council, MIMAROPA. Ang monitoring at evaluation ng local level plan implementation ay taunang programa ng pamalang national upang makita at mabigyan ng parangal ang bawat local government unit sa pagpapatupad ng mga programang pangnutrisyon. Ang bayan ng San Vicente kasi ang ilalaban ng Palawan sa maayos at angkop na implementasyon ng mga programang pangnutrisyon. Ito ay dahil simula noong taong 2014 hanggang 2021, ang bayan ng San Vicente ang itinanghal na Green Banner Awardee sa buong lalawigan ng Palawan at kasama sa mga nabigyan ng parangal sa mga ginanap na taunang Regional Nutrition Awarding Ceremony. Balita Uno with DYPR. 18 minuto makalipas ang alas 6, ang iba pang balita sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nikel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nikel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nikel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Notice of application for exploration permit of Mr. Edwin C. Pabro. Notice is hereby given pursuant to Section 21 of DNR Administrative Order Number 2010-21, the Revised Implementing Rules and Regulations of Republic Act Number 7942, otherwise known as the Philippine Mining Act of 1995, that Mr. Edwin C. Fabro, a Filipino citizen with official address at second floor, SGS Felix Avenue, Karangalan, San Isidro, Cainta, Rizal, has filed an application for exploration permit for the exploration of nickel, iron, chromite, etc., particularly described as follows. EP application number, EPA number 389-MIMAROPA, date of filing October 27, 2022, area location, Municipality of Oborlan, Province of Palawan. The applied area covers 5,204 hectares. Any and all persons having adverse claims, protest, and or opposition to the subject application are hereby notified that their adverse claims should be filed within 10 calendar days from the last date of radio announcement hereof directly to the regional office concerned or through community environment and natural resources officer of the DNR. Kamay-ari, mayroon ka bang anak na incoming first-year student sa darating na pasukan ngayong school year 2023 to 2024? Siya ba ay single, hindi lalagpas ng 20 years old, may average na hindi bababa ng 85% at mayroong good moral character? Maaari siyang maging scholar ng Paleco.
Ipasa lamang ang mga sumusunod on or before July 28. Application form at table of consanguinity na madadownload sa www.paleco.net, report card, certification mula sa kanyang principal na siya ay may good moral character, at iyong latest income tax return na hindi tataas ng 120,000 pesos o kaya na may indigent certificate mula sa barangay. Ang qualifying exam ay sa August 7 sa Paleco Main Office. Para sa karagdagang impormasyon, punta lamang sa www.paleco.net o sa www.facebook.com/palawanelectriccoop. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng himpilang ito. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na, hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Ito ay mabisang gamot para sa UTI, renal failure, tumutulong mapababa ang creatinine, nakakatulong sa kidney problems, cancer problems, insomnia, almoranas, gallstone, constipation at diabetes. Red Alingatong capsule, mabibili na sa mga butika. The Miracle Roots Red Alingatong capsule, FDA approved. Balita Uno with DYPR. 23 minuto makalipas ang alas 6 sa detalye ng ating balita sa ating police report. Police report. Police report. Teacher patay sa vehicular accident na nangyari sa runway sa Barangay San Miguel noong Sabado ng gabi. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Police report. Police report. Patay ang isang guro matapos na maaksidente sa corner ng Baltan Runway Road, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City, dakong alas 9:54 ng gabi nitong Sabado. Ang nasaway na kilalang si Romeo Gabasan Dormile, 43 anyos, teacher at driver ng motorcycle Honda TMX 155 with driver's license at residente ng Lagan Street, Barangay Milagrosa. At ang driver naman na kabangga nito ay sina Jun Jeric Garciniano, Santiago, 26 anyos, binata, wielder at driver ng tricycle na Rusi 125 na residente ng Employees Village, Barangay San Jose. At ang isa pang driver ay kinilalang si Eugene Zapanta de los Reyes, 27 anyos, binata at wielder at driver naman ng tricycle Honda TMX 125 na residente naman ng Napo Core Village, Barangay San Jose, at may pasahero ito. Sa investigasyon, papunta ng Junction 1 ang nasawi at kasalubong naman ito ang dalawang tricycle. Pagdating sa pinangyarihan ng aksidente, bigla manong lumiko pa kaliwa sa bahagi ng Baltana ang tricycle na minamanaho ni John Jeric Santiago. Dahilan na para hindi mabantayan ito ng guro at nahagit ng ang motorsiklo ng biktima, at pagkatapos ay sumalpok ito sa isa pang kasunod na, tricycle naman na minamanaho ni Eugene De Los Reyes, at dahil sa tindi ng tinamong pinsalas sa aksidente ay namatay ang guro. Nasa custody naman ngayon ng Puerto Princesa City Police Station 1 ang dalawang driver ng tricycle na nakabanggaan ng nasawang guro, at ginagawa pa ang pagsasapan ng kaso laban sa mga ito. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan niyo. Police report. Police report. Maraming salamat, Romy Luzares. Sa ibang balita pa, nakiisa ang Department of Agriculture, Mimaropa, sa Joint Regional Nutrition Month launching na isinagawa noong Huwebes sa Puerto Princesa City sa pangunguna ng National Nutrition Council, Mimaropa. Namigay ng libreng malunggay, pandesal at gatas ng kambing ang DA sa pamamagitan ng Institutional Development Unit at ng DA Mimaropa Assisted and Accredited Civil Society Organization na Farm Resource Management Towards Enabling Agricultural Communities and Homes Incorporated o FarmTech Incorporated. Marami ring sariwang gulay at mga pruta sa kadiwang market ng Puerto Princesa City Agriculture Office, at mga mabiberding gulay mula sa gulayan sa paaralan ng Schools Division ng Puerto Princesa City. Nakiisa rin sa launching ang iba pang ahensya tulad ng VGMP, BFAR, Mimaropa at DOH. Ang Nutrition Month ngayong taon ay may temang Healthy Diet Going Affordable for All. Kabilang sa tampok na gawain sa Nutrition Month Regional Launching, ang BNS Headdress Competition, Slogan Mark Making Contest,
cooking demonstration at cooking contest. Balita Uno with DYPR. Ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa Bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos, kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga help station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express pero padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Gusto mo bang magkaroon ng Phoenix Loyalty Card at mag-uwi ng samot-saring appliances? Kuha na ng libreng Phoenix Loyalty Card. Ipakita lang inyong driver's license, 1 point kada litro at maximum of 3 transactions kada araw. May chance ka na na mag-uwi ng mga appliances kapag naredeem mo na ang points mo. Non-convertible ang points sa cash at pwede magbayad ng cash or through mobile wallet. Phoenix Gas Station, located at Puerto Princesa, San Jose, San Manuel at Siksikan. Sa South, may Phoenix Books Point at Phoenix Patarasa. Sa North, Phoenix San Vicente at Phoenix El Nido. Premio kada litro para sa Palawenyo. Promo period starts May 12 to December 31, 2023. Per DTI PWN-046 Series of 2023. Balita Uno with DYPR. Showbiz Balita. At sa ating showbiz balita, Sabrina M. Inaming siya ang huling girlfriend ni Rico Yan bago pumanaw ito noong 2002 sa Palawan. Ang showbiz balita hatid ng showbiz insider Joel Contribida. Showbiz Balita.
21 years after, ngayon lang inamin ang dating sexy star na si Sabrina M na isa na siya ang huling girlfriend ng matinee idol na si Rico Yan bago ito pumanaw dito sa Puerto Princesa. Sa isang interview ni Sabrina M, sabi niya alam ng kapatid ni Rico na si Bobby ang kanilang relasyon. Maging ang aktres na si Claudine Barreto ay alam ang kanilang pagiging magjowa. Lagpas 2 taon, anya, ang itinagal ng kanilang relasyon hanggang sa nangyari na nga ang di inaasahan itong pagpanaw dahil sa bangungot. Sabi ni Sabrina, itinago nila talaga ang relasyon dahil na rin sa imahe ng aktor. Masikreto anya sila nung panahong yon na kadalasan ay pupunta lang sa bahay nila si Rico o siya minsan sa kondo nito. Nakapunta rin anya siya sa lamay at libing ng aktor at nakapagtapon pa siya ng bulaklak sa nicho nito. Hindi lang anya siya umiksena kaya hindi ito napansin ng media. Sabi pa ni Sabrina, nagkakilala sila sa masayang tanghali bayan ni Rico nang minsang mag-guest siya doon. Anya siya ang han na binabanggit ni Rico sa tuwing babati ito pag naka-live sa MTV. Ngayon niya lang inamin na nasabing bagay dahil na rin sa katwiran niya ay panahon na at halos 2 dekada na rin ang nakalipas. March 29, 2002 nasawi ang aktor sa isang resort dito sa lungsod at saksi ang DYPR at naghatid ng mga detalye ng nasabing pagpano noon ni Rico Yan. Joel Contribita para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. Showbiz Balita, Balitang Good Vibes. At sa ating balitang Good Vibes, pinusuan at most shared ngayon online ang picture ng vendor ng Siopao sa may kanto ng Valencia Street at Malabar Street sa Lumang Palengke. Post ito ng vlogger na si Tony Calianga sa FB page nitong Tony Call. Tony Cal, marami ang nakarelate at nakakakilala sa nasabing tindero na mula noon hanggang ngayon ay nagbibenta pa rin ng special na gawa nitong Siopao. Sabi ng ilang netizens, wala pa ang mga bagong gusali sa Lumang Palengke ay naando na si Manong Nick Bailon. Ilang netizens din ang nagsabing na itawid nito ang kanyang gutom lalo pat limitado lang ang kanilang budget pangkain. Dati kasi ay tig 15 pesos lamang ang isang siopaw nito at panalo ang lasa at sarap. Sa kasalukuyan ay mabibili na ang siopaw ni Mang Nick sa halagang 25 pesos at 40 pesos na ayon sa mga nagkomento ay walang pinag-iba ang lasa. Ganun na ganun pa rin ang timpla at sarap nito. Sabi ni Tony, huwag nating kalimutan ang mga maliliit na vendor gaya ni Manong Nick na sa hinaba ng panahon ay nananatili pa rin at nagpapasaya sa marami, hindi lamang sa gutom na sikmura kundi maging sa mga alaala ng buhay na minsan ay naisalba tayo ng ganitong pagkain. Balitang Good Vibes. At yan na po ang kabuuan ng mabalitang aming nakalap ngayong Lunes ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang mamayang tanghali. Balita 1 with DYPR dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang morning. Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyung dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan kawan. Sa Balita 1. Balita 1 with DYPR. DYPR. Atenja, alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 FM.